Nako mga idol, malungkot na balita. Ang import ng Terraforma chip ay nagka ACL injury. Si Brandon Lee Edwards mga idol ay na-injury sa ACL at hindi na siya makalaro sa PBA Governors Cup. Sayang naman kung saan malapit na ang simula ng PBA ay nagka-injured nga ito mga idol. At hindi basta-basta na injury mga idol, kasi ACL injury yan, mahirap pag ganyang injury. Nangyari ito mga idol during tune-up game nila sa Meralco kahapon. Si Terraforma Jeep Governor Bobby Rosales kinumpirma nga nagka-ACL injury nga itong si Brandon Edwards mga idol. At ngayon, naghahanap na sila sa ipapalit kay Brandon Lee Edwards, na kung saan malapit na ang opening sa Governor's Cup at ang una nilang makaharap mga idol itong Converge sa August 21. Kaya abangan natin kung sino ang ipapalit kay Brandon Edwards mga idol sa Terraforma Jeep. Samantala mga idol, si Benny Boothright ay isinailalim din ito sa surgery for Achilles injury. Matatandaan mga idol, itong si Benny Boothright ay dating import ng San Miguel Bermin last season sa Commissioner's Cup, na kung saan nag-champion sila kontra sa Magnolia Hotshots. Kaya naisipan na gawin siyang naturalized Filipino player, kasi nga magaling at impressive ang ipinipakita nito sa last season na naging import siya sa San Miguel Bermin, at nakitaan nga siya ng galing sa paglalaro. Kaya gagawin sana siyang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ngunit ngayon mga idol, nagka-injury nga siya sa Achilles. So mahirap din ito mga idol, pag may injury na yung isang player ay mahihirapan na yan maibabalik yung laro niya talaga. So abangan natin yung mga update nito mga idol tungkol kay Benny Boothright. Samantala mga idol, si Troy Malilin ng San Miguel Bermin ay inilagay sa reserve list matapos nga daw pumirma ang rookie na si Evan Nava sa SMB. Kaya naman masasabi na nagtatapon na naman itong San Miguel Bermin ng player na hindi nila nagagamit. Sayang naman itong si Troy Malilin, hindi talaga siya ginagamit at hindi binigyan ng pagkakataon para maipakita sana niya ang kanyang laro. Akalain mo mga idol, si Troy Malilin ay nag-a-average ito sa MPBL ng 12.3 points, 8.5 rebounds, 1.5 steals, and 1.0 blocks bago mag-drop sa PBA last season. Kaya nga mga idol, since na na-drop siya, hindi talaga siya nabigyan ng pagkakataon para lang maipakita niya ang galing niya sa basketball dito sa PBA. So kadalasan andyan siya sa bench ng San Miguel Bermin. Kaya ngayon pumirma na nga itong si Ivan Nava ng kontrata, kaya itong si Troy Malilin mga idol ay nilagay na sa reserve list. So pag nalagay ka sa reserve list, mahirapan na siya na bibigyan pa ito ng kontrata sa San Miguel Bermin. Kaya masasabi natin na sayang itong player nito na hindi binigyan ng playing time sa San Miguel Bermin. Kaya mga idol, ano yung masasabi nyo sa mga balitang ito? I-comment nyo lang mga idol, at shoutout sa ating mga solid supporter. Salamat sa panonood.